Hi guys! Kumusta naman kayong lahat? Magluluto nga pala tayo ngayon ng gabi. At dahil nga napakaraming bulaklak ng sampalok dito sa aming bakuran, yan ang gagamitin nating pang-asim sa ating gabi. At ayan nga ang aming sampalok, nasa tabi lang siya mismo ng aming bahay. At dahil nga wala akong mautusan sa mga oras na yan, ako na lang mismo yung umakyat sa puno. Total sanay naman ako sa akyatan. At kung makikita nga sa video, parang napakababa ng inakyat ko. Pero ang totoo niyan, napakataas niyan. At dahil nga napakatagal ng panahon yung last kong pag-akyat sa puno, nangutog talaga yung mga tuhod ko dyan. Makalipas nga ng ilang minuto, bumaba na din ako. At dahil nga nakulangan pa ako, dinagdagan ko pa yan. So ayun nga, natapos na ako sa pangunguha ng mga bulaklak. At ayan, tinanggal ko nga lang yung mga medyo matitagas na part ng sampalok. Ayan na nga yung mga nakuha ko. Yan ang isasahog natin sa ating gabi. At ayan nga, kinuha ko na yung mga gabi na babalatan. Shoutout nga pala sa napakababait na auntie at lola ko na nagbigay niyan. Fresh na fresh at bagong bunot mula sa lupa. So ayan nga, tinanggal ko lang yung mga pinakamatigas na part ng gabi. Comment nyo nga guys kung anong tawag dyan, nakalimutan ko. Kumuha nga lang pala ako ng mga disposable gloves dyan. Every time nga na magbabalat ako ng mga gabi, nakakangati at nakakamantsa siya. Sinimulan ko na nga pala siyang balatan. Inabot nga pala ako ng ilang minuto sa pagbabalat niyan. Pero nakaka-enjoy din naman siyang gawin. Hindi nga pala madalas ang pag-ulam namin ng gabi. Alam naman natin na napakabusisi ng pagluluto niyan. Sa preparation pa lang, napakatagal na. Guys, taga saan nga pala kayo? At anong madalas yung luto sa gabi? Comment nyo naman sa baba para malaman ko rin. Ako kasi na Ilocano, ginigisa ko lang siya sa bagoong isda. At inaasiman ko siya ng sampalok, mapabulaklak or bunga man ito. At madalas ko lang siyang sahugan ng pritong tilapia. At ayan nga, parang di ko na matapos-tapos yung pagbabalat niyan. At pagkatapos ko nga palang balatan yung mga malalambot na part, sinunod ko naman yung mga matitigas. Ano daw? Medyo nahirapan nga pala ako sa pagbabalat niyan sapagkat napakatigas ng balat. Hi, salamat natapos din. At ayan nga, pagkatapos kong magbalat, nilinisan ko lang din yung lamesa. Yan na nga pala yung kabuuan ng nabalatan natin. Isinunod ko namang linisan or ikaliskisan ng mga tilapia na isasahok natin. Bali, 4 na piraso nga pala ng tilapia yung nilinisan ko. At ayan nga, pagkatapos ko lang silang linisan, prinito ko naman sila. Pagkatapos ko ngang prituhin ng mga sahog, sinimulan ko ng iluto ang gabi. Ayan, nagisa lang ako ng luya, sibuyas at bawang. At isinunod ko na ang bagoong isda. Iginisa ko lang yan saglit at dinagdagan ko ng tubig. Bali, hinayaan ko lang siyang kumulo at ihiniwalay ko lang ang mga ginisang rekado nito. At pagkatapos, inilagay ko na yung mga pritong isda. Bali, may mga pamangkin nga pala ako na napakabata pa na mag-uulam. Kaya ginawa ko yung proseso na yan. Hinayaan ko nga lang palang kumulo ito kasama ang mga isda. At tinanggal ko rin ang mga ito. Sinala ko lang din ito ulit. At ibinalik ko lang din ang sibuyas, bawang at luya. Pinakulo ko lang ito at isunod ko na ang matigas na part ng gabi. Pinalambot ko ng bahagya at isinunod ko na rin ng mga malalambot na part. Ayan, malaki na yung kawali ko pero halos hindi na siya magkasya. Tinakpan ko nga pala ito para madaling maluto. At ayan nga yung way ko ng pagluluto ng gabi. Dinudurog-durog ko lang siya para medyo malapot ang ating sabaw. At ayan, malambot na ang ating mga gabi. Kaya isinunod ko na ang mga bulaklak ng sampalok. Tinakpan ko lang ulit ito para maluto ang mga bulaklak ng sampalok at para lumabas ang asim nito. At pagkatapos nga niyan, ibinalik ko na rin ang mga sahog na tilapia. Ipinaibaba ko ng mga ito sapagkat nakapag-separate naman ako ng mga ulam ng mga bata. Ayan guys, luto na! Napakabango nito. At habang ini-edit ko nga ito, natatakam na naman ako, parang gusto ko ulit mag-ulam ng gabi. Yun lang guys, salamat sa panonood. Paalam!